Mapapanood nyo sa video na ito ang dalawang malupit na Aquaman Tagalog recaps natin na ang Aquaman 1 2018 at ang Aquaman 2 and the Lost Kingdom of Atlantis 2023. Huwag na natin patagalin pa at simulan na natin ang ating mga palabas. Noong 1985 sa Amnesty Bay, Maine, ang lighthouse keeper na si Tom Curry ay nakakita ng sugatang babae sa dalampasigan. Agad na binuhat niya siya roon at dinala sa kanyang bahay. Nang nagising ang babae rito ay may benda na ang sugat niya at binigyan pa siya ng maiinom ni Tom. Pinakilala ng lalaki ang sarili sa kanya at ang babae naman ay sinabing siya si Atlana na reyna ng Atlantis. Si Atlana raw ay tumakbo mula sa kanyang arranged marriage at hindi nagtagal ay na-inlove siya kay Tom. Kalaunan ay nabuntis si Atlana at pinanganak niya ang isang batang lalaki na pinangalanan ni Tom na Arthur mula sa matinding bagyo na nanalasa sa kanila. Ang babae naman ay umaasa kay Arthur na pag-iisahin niya ang mundo ng Atlantis at ng mga tao sa lupa. Isang araw ay biglang sinugod ang bahay nila ng mga sundalo ng Atlantis dahil sa utos ng hari na si Orvax na pabalikin si Atlana sa kanila. Pero ang reyna ay ayaw sumama sa mga ito at magaling na pinabagsak niya ang mga sundalong ito. Pagkatapos ay ginamit ni Atlana ang kanyang trident upang patumbahin ang iba pang mga Atlantean soldiers sa bahay nila. Alam ni Atlana na hindi titigil si King Orvax at upang mapanatili ang kaligtasan ni na Arthur ay napagdesisyonan niya na bumalik ng Atlantis pero pinangakuan niya si Tom na babalik rin siya sa kanila. Lumipas ang ilang taon at si Arthur ay nag-aaral na sa elementarya at nasa aquarium field trip sila. Kinausap ni Arthur ang mga isda roon pero inasar at nilait siya ng mga kaklase niya dahil rito. Bigla naman nagalit ang isang pating ng aquarium sa mga bumubuli kay Arthur. Pinakalma ito ni Arthur at ilang saglit ay naglapitan sa kanya ang lahat ng mga hayop sa aquarium na kinamangha ng mga kaklase at teachers niya roon. Napunta na sa kasalukuyang panahon ng istorya at ang isang grupo ng mga pirata na pinamumunuan ni Jesse Kane ay pinagpapatay ang karamihan sa mga crew ng isang Russian nuclear submarine upang hijackin ito. Ang anak naman ni Jesse na si David ay pinatumba ang kapitan ng submarine. Maya-maya ay may biglang umatake ng sobrang lakas sa submarine na kinayanig ng buong sasakyan. Ito pala ay si Arthur o mas kilala na ng mundo bilang si Aquaman at buong lakas na tinulak niya ang submarine papunta sa ibabaw ng dagat. Ilang saglit ay agad na pinasok ni Aquaman ang submarine at mabilis na inatake ang karamihan ng mga pirata sa daan ng sobrang dali. Pagkatapos ay tinulungan niya na patakasin roon ang iba pang mga crew pero biglang pinagbabaril siya ni David. Madali naman itong na-overpower ni Arthur at kahit pa ang espada nito ay hindi siya kayang saktan. Patuloy na kinalaban ni Aquaman ang pirata at nagawa pa niyang putulin ang armas nito at binalibag ng malakas. Subalit si Jesse ay mabilis na pinasabugan ng grenade launcher si Arthur at humampas siya sa pader ng submarine. Si Arthur naman ay hinagisan si Jesse ng steel pipe at umalis na roon pero si Jesse ay pinasabugan uli siya at naiwasan na ito ni Arthur na nagdahilan ng leak sa submarine pagkatapos ay nadaganan ng torpedo ang lalaki. Nakiusap si David kay Arthur na tulungan niya ang kanyang ama pero tumanggi siya sa kadahilan ng pumapatay sila ng mga inosenteng tao. Pinapaalis naman roon ni Jesse si David pero ayaw nitong iwanan siya kaya't napilitang maglabas ng ama ng bomba at kahit sobrang bigat sa kalooban ni David ay umalis siya roon ng may labis na galit kay Aquaman. Maliit na pabor lang mga Juan. Kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong a-upload na mga exciting na recap katulad nito. Maya-maya si Arthur ay pinuntahan ang ama niya at uminom silang dalawa sa isang bar. Sa sunod na eksena si King Orm ng Atlantis at si King Nereus ng Zebel Kingdom kasama ang mga sundalo nila ay nag-usap sa dating Council of Kingdoms ng Atlantis. Pinaliwanag ni Orm na iyon ang araw na nagsama-sama ang mga hari ng pitong kaharian ng Atlantis at sa pagsama-sama nila ay sila ang naging pinakamalakas na imperyo sa buong mundo at ngayon ay plano niyang ulitin ang alyansang ito upang atakihin ang surface world na unti-unti silang winawasak. Pero sinabi ni King Nereus na alam niyang plano ni King Orm na kapag napagsama na niya ang kahit apat sa kaharian ng Atlantis ay tatanghalin na siya bilang Ocean Master na mamumuno ng pinagsamang sandatahan ng mga kaharian ng Atlantis na may pinakamalakas na imperyo sa buong mundo. Dagdag pa ni Nereus na sa tingin niya ay mahina ang pamumuno ni Orm sa Atlantis at posibleng ang half-brother niya ay mas may kakayahang mamuno sa kanila at mapag-isa ang mga kaharian. Subalit ang isang submarine ng mga tao ay biglang pinasabugan ang lokasyon ni na King Orm at nadaganan ng debris si King Nereus. Tinulungan siya rito ni Orm pagkatapos ay mabilis na inatake niya ang submarine at agad na napabagsak.
Dahil rito ay napagdesisyonan na ni King Nereus na makipag-alyansa kay King Orm at magsimula na ng gera sa surface world. Maya-maya si David ay pinuntahan ng mga Atlantean soldier upang kausapin ni King Orm at lumalabas rito na binabayaran nila siya upang atakihin ang hinijack nilang submarine ang Atlantis para sa masamang plano ni Orm. Kinagabihan ay sinakay na ni Arthur sa kotse ang lasing na ama niya at pinuntahan siya roon ni Meryn na pinapasama si Arthur sa Atlantis upang pigilan ang half-brother niya na magsimula ng gera sa surface world sa pagpapatalsik niya rito bilang hari ng Atlantis, pero tumanggi si Arthur dahil imposibleng mapaalis niya si King Orm sa trono. Sinabi naman ni Meryn na nalaman nila ang lokasyon ng makapangyarihang trident ni King Atlan at gamit ito ay makikinig ang mga Atlantean sa kanya at mapapatalsik na niya si Orm. Si Arthur naman ay inis na tumanggi pa rin sa kanya at umalis na roon. Subalit habang nagmamaneho ay nakita ni Arthur ang isang tidal wave na hahampas sa kanila at ilang saglit ay tumama sa kanila ito. Agad na hinanap ni Arthur ang ama sa dagat pero si Mera ay kinontrol ang tubig upang tumulong na mahanap ang kotse nila at si Arthur ay nilabas dito ang ama. Pagkatapos ay gamit ang abilidad ni Mera ay tinanggal niya ang maraming tubig na napunta sa katawan ng ama ni Arthur at nagkamalay na ito. Nagpasalamat si Arthur sa kanya pero sinabi ng babae na simula pa lang iyon ang pag-atake ni King Orm at nakita nilang sobrang laki ng nadulot na pinsala ng tidal wave sa buong lugar. Kinabukasan ay nabalita sa buong mundo ang pagbalik ng mga basura sa mga dalampasigan ng maraming bansa mula sa mga malalaking alon kagabi pati na rin ang mga lumubog na mga barko na inakala ng mga tao na isa itong natural na sakuna. Pero ang scientist na si Stephen Sheen ay pinagpilitan na gawa ito ng mga Atlantean subalit hindi siya pinaniniwalaan ng karamihan. Si Arthur naman na pumayag na kay Meryn na pigilan nila ang gera ay sinimula ng pumunta ng Atlantis pero dito na naalala ni Arthur na noong bata pa siya ay sinanay na siya ni Vulko gamitin ang mga abilidad niya bilang isang Atlantean sa ilalim ng karagatan. Maya-maya ay narating na nina Arthur ang tinago na sasakyan ni Mera at gamit ito ay pumunta na sila sa Atlantis. Pagdating nila sa Gateway Bridge ng Kaharian ay nakita ni Arthur na binabantayan ito ng napakaraming mga sundalo at ng kanilang mga high-tech na hydro cannons. Nakalampas naman sila sa border control ng gate dahil may diplomatic clearance si Mera sa pagiging anak ng hari na si Nereus. Pagkatapos ay pumunta si Mera sa secret hideout nila ni Vulko at sinabi rito ng lalaki na dahil nakipag-alyansa na si King Nereus kay King Orm ay nagkaroon na sila ng mas malakas na sandatahan upang mapuwersa na pasalihin sa kanila ang iba pang kaharian. Bago magawa ito ni Orm ay kailangan na siyang mapigilan ni Arthur sa pagkuha niya ng makapangyarihang trident ni King Atlan na unang hari ng Atlantis. Ayon kay Vulko ito ay gawa sa bakal ni Poseidon na kayang utusan ang lahat ng nilalang sa karagatan. Ayon pa kay Vulko na noong unang panahon ang mga kaharian ng Atlantis ay nagkakaisa at may advance na teknolohiya at kayamanan, pero dahil sa sobrang taas na ambisyon na naghahangad ng mas malakas na kapangyarihan ay biglang sumabog ng napakalakas ng machine nila na umabot sa buong Atlantis at ang karamihan sa mga sasakyan ay sumabog rin. Lumubog sa karagatan ang buong bansa pero ang kapangyarihan na nagpalubog sa syudad nila ang nagbigay rin sa kanila ng abilidad na makahinga sa ilalim ng tubig. Sa pagtagal rito ang iba ay nag-evolve habang ang iba ay naging mga mababangis na nilalang. Dahil rito ay pinatawa ni King Atlan ang sarili ng exile sa lugar na walang nakakaalam at ginugol ang natitirang panahon ng buhay niya roon at simula noon ay hindi na siya nakita muli pati ang trident niya. Ang grupo naman ng mga archaeologists ni Vulko ay nakahanap ng ancient recorder na naglalaman ng lokasyon ng trident ni King Atlan, dahil naman may mga marka ito ng Deserter Kingdom ay kailangan nilang ipunta ito roon upang malaman ang lokasyon ng trident. Subalit biglang pinasabugan sila ng mga Atlantean soldier dahil nalaman ng mga ito ang pagpunta ni Arthur sa Atlantis. Habang buong lakas na kinakalaban ni Aquaman ang mga sundalo ng hari ay nagtago si Vulko sa isang sulok dahil hindi sila maaaring makita roon. Pagkatapos ay mabilis na kinuha ni Mera ang artifact at umalis na silang dalawa ni Vulko sa lugar. Si Arthur naman ay patuloy na kinalaban pa rin ang mga Atlantean soldier roon at ilang saglit ay dumating ang mga elite commandos ni King Orm pero napatumba rin ni Aquaman ang mga ito. Hanggang sa hinarap si Arthur na leader nila at sa galing nito makipaglaban ay napatalsik niya si Aquaman at pinabagsak. Paggising ni Arthur ay nakagapos na siya sa mga kadena na parang hayop habang kaharap si King Orm. Dahil naman sa panlalait ng half-brother niya sa kanya ay galit na hinamon ni Arthur ito sa isang duelo para sa trono upang pigilan siya na wasakin ang mundo. Sina Mera naman na nakaupo sa tabi ng trono ni Orm ay hindi pumayag rito pero tinanggap pa rin ito ang hamon ni Arthur. Maya-maya habang naghahanda si Arthur sa laban nila ay pinaalala sa kanya ni Vulko ang pagsasanay nila ng hand-to-hand combat noong binatilyo pa siya gamit ang trident ng ina niya. Pagkatapos ay lumikha si Vulko ng shield mula sa tubig gamit ang armas niya at nang inatake ito ni Arthur ay tumalsik siya.
pero dito na tinanong ni Arthur kung kailan niya makikita ang ina niya at nasabi ni Vulko ang katotohanan na noong bumalik sa Atlantis si Quinetlana ay kinailangan niyang magpakasal kay King Orvax at nagkaroon siya ng anak rito na si Prince Orm. Subalit nang nalaman ni King Orvax ang tungkol kay Arthur na labis na kinagalit nito ay pinatapon niya si Atlana sa mga halimaw ng Trench na kinamatay niya at ang memoryang ito ay naaalala pa rin ni Arthur. Samantala si King Orm ay binigyan ng bracelet si Mera na galing raw sa ina niya. Maya-maya ay hinarap na ni Arthur ang kanyang half-brother sa kanilang Coliseum na ang Ring of Fire at ang mga Atlantean roon ay galit sa kanya at tinawag pa siyang traidor. Si Mera naman ay nandoon rin upang panuorin ang laban nila kasama ang kanyang ama pati ni Vulko. Ilang saglit ay nagsimula na ang duelo ni na Arthur laban sa half-brother niya gamit ang trident ng ina niya at si Orm naman ay gamit ang trident ng ama niya. Binigay ni Arthur ang buong lakas at galing sa pakikipaglaban kay King Orm subalit ang hari ay mas sanay at mas magaling makipaglaban sa ilalim ng tubig na kabaliktaran naman kay Arthur kaya't madali siyang na-overpower rito ng kanyang kapatid. Sa patuloy na paglalaban nila ay hindi nagtagal ay nagawang mabali ni Orm ang trident ni Arthur na labis na kinatuwa ng lahat ng Atlantean roon. Nang tatapusin na siya ni Orm ay biglang may umatake sa kanya na lumikha ng water vortex upang pabagsakin siya at hinampas sa kanya ito. Ito pala ay si Mera na agad pinasakay si Arthur sa sasakyan niya at mabilis na umalis roon. Agad na hinabol at inatake sina Arthur ng mga Atlantean soldiers na sakay rin ng mga sasakyan ng mga ito. Pero si King Orm ay nagawa silang habulin at inatake ang seacraft nila. Nang nasa Gateway Bridge na sina Arthur ay inatake sila rito ng mga hydro cannons, ilang saglit si King Orm ay natamaan ang ship ni na Arthur, bumagsak sa lava ang sasakyan nila pero nagawa nilang makaalis rito at gamit ang abilidad ni Arthur ay nagtago sila sa bibig ng isang balya na roon. Si King Orm naman ay nakitang lumubog sa lava ang sasakyan ni na Mera at inakalang nasawi na sila. Sa sunod na araw ay pumunta sina Arthur sa Sahara Desert kung nasaan ang dating Deserter Kingdom ng Atlantis. Pagkatapos ay sumakay sila rito ng isang eroplano at nasabi ni Mera kay Arthur na pag bumalik siya ng Atlantis ay papatapon na siya ni Orm sa Trench dahil sa katraydura na ginawa niya na katulad ng ginawa sa ina ni Arthur noon. Samantala si Captain Merc ay natrack si Mera mula sa tracker nito na kinagulat ni King Orm. Napagdesisyonan naman ni Orm na ipapatay sila sa mga sundalo niya pero si King Nereus ay sinabing paaresto niya lang si Mera kundi ay tatapusin na niya ang alyansa nila kaya't napilitan si Orm na ipahuli lang si Mera sa kanyang mga sundalo. Maya-maya ay na-identify ng device ni Mera na nasa lokasyon na sila ng dating Deserter Kingdom kaya't agad na tumalo na siya rito at si Arthur ay sinundan siya. Sa sunod na eksena ay nakipagkita ang mga sundalo ng Atlantis kay David upang ibigay ni King Orm sa kanya ang kanilang makabagong armor at weapon upang ipapatay sina Arthur at Mera kasama ng kanyang mga elite commandos na labis na ikinatuwa ni David dahil makakapaghiganti na siya kay Aquaman. Pero pag-uwi ni David ay binaklas niya ang mga Atlantean suit at weapon upang gumawa ng sarili niyang suit at pininturahan ito ng itim. Sina Arthur naman na patuloy na naglalakad sa desyerto ay biglang nahulog sa isang butas at sinundan naman siya rito ni Mera. Dito na nila narating ang Lost Kingdom of Deserters at pinasok ang Hall of Armory roon kung saan ginawa ang trident ni King Atlan. Pagkatapos ay mula sa sinaunang machine rito ng Atlantis ay nilagay nila ang cylinder pero hindi ito gumana. Naisipan naman kumuha ng konting tubig ni Mera kay Arthur at nilagay ito sa device at nagsimula ng umandar ng machine. Lumabas roon ang hologram ni King Atlan at sinabing ang trident niya ay may kapangyarihan ng Atlantis na kung mapupunta sa masamang kamay ay magdudulot ito ng destruction pero sa kamay ng tunay na tagapagmana ay magagawa nitong pag-isahin ang mga kaharian nila. Pagkatapos ay binigkas ni King Atlan ang mga klo kung saan niya tinago ang kanyang armas. Kailangan nilang maglakbay sa dulo ng mundo sa Hidden Sea. Tumingin sa loob ng bote para sa mapa at sa kamay lang ng tunay na hari makikita ito. Pagkatapos si Mera ay winasak ang cylinder upang hindi na ito mahanap ni Orm at ilang saglit ay may lumabas na bote sa sahig na naglalaman ng mapa kung saan sila susunod na pupunta. Agad na pinuntahan ni na Arthur ang Sicily, Italy na ang lugar na naka-indicate sa mapa. Samantala si King Orm ay inimbitahan ang hari ng Fisherman Kingdom na sumama sa alyansa nila pero tumanggi ito dahil ayaw nilang makipaglaban sa Surface World. Tinawag itong duwag ni Orm pagkatapos ay mabilis na inatake niya ito ng kanyang trident at si King Nereus ay pinagbabaril ang mga sundalo ng hari sa paligid. Sinabihan naman ni Orm ang prinsesa ng kaharian na maghanda na sila sa pag-atake nila sa sunod na kaharian na ang Brine Kingdom. Maya-maya sina Arthur ay pinuntahan ang isang monumento ng Sicily kung nasaan ang mga rebulto ng mga leader ng bansa. Ilang saglit ay na-realize ni Arthur ang sinabing clue ni King Atlan na tumingin sa bote para sa mapa at nang tumingin siya mula sa butas nito ay may nakita nga siyang mapa.
Dahil naman ang huling clue ay ang tunay na hari ang makakakita nito, kaya't nang nakita ni Arthur roon ang rebulto ni King Romulus ay nilagay niya ang bote sa kamay nito at nalaman na nila ang lokasyon ng Trident. Subalit biglang pinasabugan sila roon ng napakalakas ni David na suot ang bagong Atlantean suit niya bilang si Black Manta. Pagkatapos ay inatake niya ng laser beam si Aquaman at si Mera naman ay kinorner ng mga elite commandos, pero gamit ang magaling na hand-to-hand combat skill ng babae ay kinalaban niya ang mga sundalo na ito at pinabagsak. Ngunit dumating roon ang isa pang Atlantean soldier na pinagbabaril siya at agad na tumakbo si Mera palayo rito. Si Arthur naman ay kinalaban ni Black Manta at dahil sa bagong suit nito ay nagagawa na siyang ma-overpower ni David, pati ang Atlantean steel niya ay nagagawa na rin sugatan si Arthur ng ilang beses, pagkatapos ay pinatalsik uli siya ni David gamit ang laser niya sa helmet. Tinanong naman ni Arthur kung paano nila siya nahanap at sumagot si David na dahil kay Mera na nilagyan ng tracker ni Orm, pagkatapos ay inatake niya si Arthur at pinasabugan siya ng kanyang malakas na laser beam. Samantala si Mera habang tumatakbo sa mga bubong ng kabahayan roon ay hinahabol ng mga elite commandos hanggang sa bumagsak siya sa isang tindahan ng alak at sinakal rito ni Captain Merc, pero nagawa niyang tanggalan nito ng device sa ulo at naglikang tubig sa suit niya. Gamit naman ang mga alak roon ay inatake ni Mera ang dalawa pang Atlantean soldiers sa labas na kinabagsak ng mga ito. Ilang saglit si Arthur ay inatake sa likod ni Black Manta, pero nagawa niyang suntukin ito ng malakas. Sinaksak siya ni David at binalibag ito ni Arthur roon. Lumipad naman paalis si Black Manta, pero pinigilan siya ni Arthur at sumabog ang laser niya sa helmet, pagkatapos ay nahulog siya sa kalapit na bangin rito. Nilapitan ni Mera si Arthur na nanghihina at sinabi nito sa kanya na tinatrack siya ng mga kalaban at agad na winasak ng babae ang bracelet niya. Sa sunod na eksena ay nagising si Arthur na pinagaling na ni Mera ang mga sugat niya at nakasakay sila sa isang bangka papunta sa lokasyon ng Trident na ayon kay Mera ay ito ang Kingdom of Trench kung saan pinatapon ang ina niya noon at pinakain sa mga halimaw rito. Sa kasalukuyang iyon si King Orm, dahil sa inis na hindi na nila matrack si Mera, ay sinabi niya kay Vulko na dati pa niyang alam na nagtatraidor na siya sa kaharian nila sa pagsani nito kay Arthur noong bata pa ito, at inutusan ni Orm ang mga sundalo niya na ikulong si Vulko. Kinagabihan sa gitna ng bagyo ay narating na ni Mera ang Trench Kingdom at inatake sila rito ng mga halimaw ng kaharian ng Trench, lalong dumadami ang mga nilalang na umaatake kina Arthur at naisipan niya na magpailaw ng mga flares mula sa pangka at napansin nila na takot sa liwanag ang mga nilalang. Pagkatapos ay tumalon silang dalawa ni Mera ng barko dala ang mga flares at sa pagsisid nila rito ay hinabol sila ng sobrang daming mga halimaw ng Trench. Hanggang sa narating nila ang tarangkahan ng Trench Kingdom na nakasunod pa rin sa kanila ang sobrang daming mga nilalang roon. Pagkatapos ay napuntahan ni na Arthur ang isang malaking maelstrom at dahil hindi na sila maaring umatras mula rito ay pinasok nila ito, subalit nagkahiwalay sila sa loob ng maelstrom. May biglang kumuha naman roon kay Mera at dinala siya sa dalampasigan ng Hidden Sea na nasa core ng Earth. Ilang saglit ay dumating na rin rito si Arthur at nakita niyang ang nagligtas kay Mera ay ang ina niya na si Quinetlana. Labis na nagulat si Arthur sa nakita, at nang nilapitan siya ng ina ay masayang nagkayakapan silang dalawa. Pinaliwanag naman ni Atlana na noong pinatapon siya roon ni King Orvax ay nagawa niyang makaligtas sa mga halimaw ng Trench at napunta siya rito. Pagkatapos ay tinanong ng Reyna kay Arthur ang kalagayan ni Tom at sinabi niyang ang ama niya ay araw-araw na naghihintay sa dalampasigan sa pagbalik niya. Nasabi naman ni Atlana na hindi niya magawang makaalis roon dahil ang Trident lang ni King Atlan ang paraan para makalabas sa Hidden Sea, subalit ilang beses na niyang sinubukan kunin ito pero hindi siya pinapayagan ng halimaw na si Kara Ten dahil tanging ang tunay na tagapagmana lang ni King Atlan ang makakakuha noon. Si Arthur naman ay pinuntahan na sa likod ng talon ang lokasyon ng Trident at nakita nga niya rito ang katawan ni King Atlan na hawak ang kanyang Trident. Pero dumating na roon si Kara Ten at pinakita sa kanya ang napakaraming hindi karapat-dapat na mga mandirigma na napatay niya dahil sa pagsubok na kunin roon ang Trident. Buong tapang at lakas naman na kinalaban ni Arthur si Kara Ten, subalit madali siyang na-overpower nito at maraming beses na napapatalsik habang sinasabi sa kanya ng halimaw na hindi siya karapat-dapat sa armas. Hanggang sa sinabi ni Arthur kay Kara Ten na tama siyang hindi siya karapat-dapat sa Trident, pero dahil wala nang ibang paraan upang iligtas ang mga mahal niya sa buhay ay kailangan niyang makuha ito. Labis na nagulat si Kara Ten sa abilidad ni Arthur na makipag-usap sa kanya dahil ang huling taong may ganitong abilidad ay si King Atlan. Dahil rito ay hinayaan na niya pakuha kay Arthur ang makapangyarihang Trident roon na nakuha naman ni Arthur, at biglang nagkaroon siya ng koneksyon sa lahat ng uri ng lamang dagat sa mundo, kahit pa sa mga halimaw ng Trench. Pagkatapos ay lumabas si Arthur ng talon, suot ang suit ni King Atlan at hawak ang makapangyarihang Trident.
Sa kasalukuyang iyon si King Orm at ang buong hukbo nila ni King Nereus kasama ang hukbo ng Fisherman Kingdom ay sumabak na sa gera laban sa Brine Kingdom na ang pang-apat na kaharian na kailangan nilang sakupin upang tanghalin ng Ocean Master si Orm. Ilang saglit ay nagawang putulin ni Orm ang kamay ng hari ng Brine Kingdom. Nang tatapusin na niya ito ay biglang may nagpatalsik sa kanya ng malakas na umatake rin ng kanyang mga sundalo sa paligid at ito pala ay ang higanting halimaw na ang Kara Ten na kasama si Arthur. Si King Orm naman ay pinaatake ang lahat ng mga warship niya sa Kara Ten pero walang talab sa halimaw ang mga atake nila. Patuloy na umatake ang higanting si Kara Ten ng malalaking sasakyan ni na King Orm habang inaatake pa rin siya ng mga seacraft nila. Hanggang sa inutusan ni Arthur ang mga sasakyang hayop ng mga Atlantean soldiers pati na ang lahat ng hayop ng karagatan na atakihin at kalabanin ng mga ito ang mga sundalo ni King Orm at lahat ng kanilang mga seacraft. Sinabihan naman ni Mary si Arthur na dumadami na ang nasasawi sa gera at kailangan na niyang harapin at talunin si Orm pagkatapos ay hinalikan siya ng babae. Ilang saglit ay pinaatake ni Arthur ang mga halimaw ng trench kay King Orm at nagpahabol siya rito papunta sa isang Atlantean warship sa ibabaw ng dagat. Nang nagkaharap silang dalawa rito ni Orm ay pumunta rin ang lahat sa ibabaw ng dagat upang panuurin ang ikalawang duelo ni na Arthur para sa trono. Maging si Vulko na tinulungang makatakas ni Mera sa kulungan ay nag-aabang na rin sa laban ni na Arthur. Ilang saglit ay sinimulan na ni na King Orm at Arthur ang kanilang pangalawang laban at dahil mas magaling makipaglaban si Arthur sa surface ay nagagawa na niyang makalamang sa kanyang kapatid. Nagpatuloy ang matinding duelo nilang dalawa ni Orm hanggang sa lumikha ng shield mula sa tubig ni Arthur at nang inatake siya ni King Orm ay tumalsik ito ng malakas rito. Pagkatapos ay hinagis ni Arthur ang trident niya kay Orm at tumalon sa taas niya upang wasakin ang trident nito. Nang tatapusin na ni Arthur si Orm ay hindi niya ito tinuloy at nagpakita na roon si Quinetlanan na labis na kinagulat ni Orm at niyakap siya ng ina. Ilang saglit ay pumunta roon si Vulko kasama ng mga Atlantean soldier at lumuhod sila kay Quinetlanan pagkatapos ay pinadakip ni Vulko si Orm sa mga sundalo nila. Si Meren naman ay inanunsyo sa lahat na si King Arthur na ang bagong hari nila na kinatuwa ng lahat ng mga Atlantean. Sa sunod na araw si Quinetlanan ay bumalik na kay Tom at magkahalong saya at sorpresa ang naramdaman ng lalaki na mahagkan muli ang asawa. Habang si Arthur naman ay patuloy na naging hari ng buong karagatan at protector nito bilang si Aquaman. Sa mid-credit scene, si David na sugatan at palutang-lutang sa karagatan ay nakita ng scientist na si Dr. Shin. Pagkatapos ay pinag-aralan nito ang suit niya pero biglang napasabog nito ang bubungan ng bahay niya. Tinanong naman ni Shin kay David kung paano niya nakuha ang Atlantean suit na iyon at sumang-ayon ang lalaki kung tutulungan niya siyang mahanap si Aquaman. Dito na nagwawakas ang pelikula na ito at susunod naman ang Aquaman 2 and the Lost Kingdom of Atlantis 2023. Ang isang cargo ship sa gitna ng karagatan ay biglang sinugod ng grupo ng mga pirata at inatake ang mga trabahador rito. Pero si Aquaman o si Arthur Curry na sakay ng kanyang kaibigang seahorse na si Storm ay agad na pinuntahan ang barko. Magaling na kinalaban niya ang lahat ng miyembro ng pirata sa paligid gamit ang kanyang makapangyarihang golden trident at pinabagsak niya sila ng walang kahirap-hirap. Kinukwento niya ito sa kanyang sanggol na si Arthur Curry Jr. na nakaraang pinanganak ng kasintahan niyang si Mera sa dalampasigan. Matapos naman ang ilang taon na pagiging bagong hari ni Arthur ng Atlantis mula noong nagawa niyang mapakulong ang half-brother niya na si King Orm dahil sa pagpigil niya rito sa pag-atake sa surface world ay kalaunan ay napansin niya na ang pamamahala ng buong kaharian ay sobrang nakakabagot dahil sa madalas na pagdalo sa mga pagpupulong at magtalakay patungkol sa politiko na para sa kanya ay walang kabuhay-buhay. Ang exciting na parte rito ay madalas na nagdadaos siya ng cage fight upang maging ligtas ang Atlantis mula sa mga mapapanganib na sea creatures ng mga karagatan. Isang araw nang kasama ni Arthur ang kanyang ama na si Tom ay napansin nilang nagagawa na rin ni Junior na makipag-usap sa mga isda na labis na kinatuwa niya. Sa sunod na eksena si David Kane o si Black Manta ay planong ayusin ang nawasak niyang suit nang sa gayon ay makapaghiganti siya kay Aquaman. Upang magawa ito ay nagsimula siya ng ekspedisyon kasama ang kanyang research team at si Dr. Stephen Shee na hanapin sa Antarctica ang lokasyon ng Atlantis. Subalit kalaunan ay biglang nagkaroon ng earthquake sa lugar at kasama ang isa pang scientist ay nahulog sina Shin sa malaking crack ng yelo. Pati ang sasakyan nila ay nahulog roon at nagdulot ng crack sa kabilang parte ng yelong pader. Si Dr. Shin naman ay nagsend ng signal sa base nila ngunit nakalabas na sa pader ang galamay ng higanting nilalang at inatake ang kasamahan niya upang ipasok sa kanyang kuweba. Maya-maya ay nakarating na sina David sa lokasyon ni na Dr. Shin at matapang na pinasok niya kasama ng iba pa niyang tauhan ang malaking kuweba na pinagmulan ng nilalang.
Napansin ni David na hinila ng halimaw ang kasamahan nila sa lawa roon kaya't sinisid nilang lahat ito. Nakita nilang ang lugar ay isa palang sinaunang istruktura na may kakaibang mga nilalang na nalibing sa yelo, subalit dito na inatake ng higanteng halimaw ang karamihan sa kanila. Si David ay tumalsik sa seafloor kung saan nakita niya ang putol na Black Trident at pati ang mga kakaibang seacraft sa di kalayuan. Sinubukan niya na pagdugtungin ang Trident at bigla siyang sinabihan sa isip ng isang nilalang na bibigyan siya nito ng kapangyarihan na mapatay si Aquaman pati ang pamilya niya na ang nakaraang pumatay sa ama niya kung papalayain niya siya sa kanyang kulungan. Pagkalipas ng 5 buwan, si Arthur ay sinabihan ni Meran na pinapatawag sila ng council dahil sa biglang pagtaas ng temperatura sa buong mundo na nagdadahilan ng climate change at ng matitinding sakuna. Pagharap ni na Arthur sa council ay sinabi sa kanila ng councilwoman na si Carshon na pati ang karamihan sa mga tribe nila ay nakakaranas na rin ng mga sakuna at sa tingin nila ay kagagawan ito ng mga tao sa surface world. Nasabi ni Arthur na hindi nila masisisi ang mga tao dahil hindi alam ng mga ito ang pamumuhay nila sa Atlantis. Kaya't minungkahi niyang iyon na ang panahon upang i-reveal ng Atlantis ang sarili sa mga tagalupa at makipagtulungan sa mga scientist nila kung paano mareresolba ang problema nila. Subalit sina Carshon ay galit na tumanggi kay Arthur dahil ang mga sakuna na ito ang nagdahilan rin ng pagkamatay ni Vulko nakaraan. Kung magpapakilala man sila sa surface world ay hindi upang makipag-negotiate kundi upang tapusin silang lahat. Maliit na pabor lang mga Juan. Kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong a-upload na mga exciting na recap katulad nito. Sa sunod na eksena si Black Manta ay makikitang mula nang nakuha niya ang Black Trident ay nakabuo na siya ng bagong suit at nalaman pa kung paano gamitin ang mga ancient seacraft na natagpuan nila noon at isa na rito ang mga Octobots. Ang mga ito ay nangangailangan ng espesyal na fuel na ang Orichalcum na matatagpuan lang sa Atlantis. Dahil sa Trident ay nalaman rin ni David ang lokasyon ng Atlantis at plano na nilang puntahan ito sakay ng kanilang mga Octobots upang magnakaw roon ng Orichalcum. Hindi nagtagal ay nagawa na nilang makapasok sa vault ng Orichalcum ng Atlantis at nagsimula na silang kumuha ng ilan sa mga ito pero agad na nag-alarm ang buong paligid at nagsarado na ang vault. Si David naman ay pinapunta ang kanilang ship sa harap ng Gateway Bridge ng Atlantis, hindi tinabla ng submarine nila ng mga atake ng hydrocannons ng Atlantis dahil ang babaeng si Stingray ay inactivate ang kanilang shield. Pagkatapos ay madali nilang nawasak ang mga hydrocannons dahil sa paggamit nila rito ng kanilang sonic cannons at nagawa na nilang makalampas sa Gateway Bridge at makapasok sa Atlantis. Nang sasakay na sina David sa kanilang ship ay sinugod sila nina Queen Atlana at Queen Mera. Buong lakas na pinigilan ng Reyna na kunin ng mga kalaban ang kanilang Orichalcum at kinalaban niya ang mga Octobots ng mga ito ngunit kalaunan ay napabagsak siya ng sonic cannon nila. Ilang saglit si Mera ay lumikha ng malaking water vortex sa Octobot na sinasakyan ni David ngunit nagawa siyang mapatalsik ng malakas na energy beam nito. Bago patapusin ni Black Manta ang babae ng kanyang Black Trident ay mabilis na inatake siya ni Aquaman. Subalit ang kalaban ay pinasabugan ang kalapit na riles ng tren at agad na umalis na siya roon matapos na malaman niya kay Dr. Sheen na papunta na sa lokasyon nila ang malaking hukbo ng Atlantis. Si Aquaman naman ay napilitan na pigilan ang tren na mawasak at mas makapangwasak pa sa paligid. Ngunit paglapit niya sa ship ni na David ay agad na inatake siya ng kanilang sonic cannon. Sa sunod na eksena ay makikitang nagpapagaling si Meres sa matinding pinsala na natamo niya. Pagkatapos ay pinaliwanag ni Queen Atlana kay Arthur at kay King Nereus na ang mga ninakaw na Orichalcum ni na David ay highly explosive na kayang makawasak ng buong karagatan. Si Arthur ay na-realize na ang dahilan ng pagtaas ng temperatura sa buong mundo ay dahil sa paggamit ni David ng Orichalcum upang painitin ang planeta. Nasabi ng Reyna na kailangan nila siyang mapigilan sa lalong madaling panahon kundi ay kalaunan ay magkakaroon ng global meltdown. Pero si Arthur ay nakaisip ng ideya na tulungan na palayain si Orm sa kulungan nito dahil siya ang nakakaalam ng lokasyon ni David sapagkat dati na niya itong naging tauhan. Binalaan naman siya ng Reyna na ang pagtangkang pagpapatakas ng bilanggo sa lupain ng alyansa nila ay mag-uudyok ng gera. Pati si King Nereus ay sinabing hindi ito papayagan ng Fisherman Kingdom dahil sa pagpatay ni Orm sa hari nila noon. Sumagot si Arthur na mag-isa niyang gagawin ang plano niya at alam niyang tutulungan siya rito ni na King Nereus at ng Reyna. Ilang saglit ay tinulungan nga siya ni Queen Atlana at pinasama sa kanya ang Octopus na si Topo na may genetic engineered intelligence. Si King Nereus naman ay binigyan si Arthur ng camouflage suit at sinabi pa ang mga impormasyon na si Orm ay kinulong sa isang desyerto na walang mga Atlantean na mangangahas na puntahan. Labis na ng hina at nangayayat rito si Orm dahil binibigyan lang siya ng konting tubig ng mga bantay. Maya-maya ay napuntahan na ni Arthur ang kulungan ni Orm kasama ang Octopus na si Topo.
Pagkatapos ay pinausukan niya ang bawat sulok ng selda ni Orm at agad na in-unlock ito. Si Aquaman naman habang invisible ay mabilis na pinasok ang selda at pinatumba ang lahat ng mga bantay sa loob ng walang kahirap-hirap. Labis na nagulat sa kanya si Orm pero pinaliwanag niya rito ang malaking problema nila kay David. Paglabas ni na Arthur ay binaril ni Orm ang iba pang mga bantay sa daan. Pagkatapos ay binuksan ni Topo ang gate na dadaanan nilang dalawa at agad na pinatumba ni Arthur ang dalawa pang bantay sa labas. Agad na nagmadali silang sumakay ni Orm sa mga sasakyang nilalang ng mga prison guard upang makaalis sa kulungan. Bumutas ang mga ito sa pader at mabilis na pinunta si na Arthur sa disyerto. Agad naman na tumakbo si Orm papunta sa dagat ngunit hinabol siya rito ng mga bantay ng kulungan at sa labis na panghihina ay bumagsak siya sa dalampasigan. Pero paglapit ng mga bantay kay Orm ay nilamon na siya ng tubig na nagpabalik ng buong lakas niya at magaling na pinatumba ang apat na ito ng sobrang bilis. Ngunit si Arthur ay inatake rin ng mga prison guard pero buong lakas na kinalaban niya ang mga ito. Bumagsak siya sa sasakyan nilang nilalang at agad na pinatumba ni Orm ang huling prison guard. Nang napansin nilang papunta na sa kanila ang mas marami pang mga bantay ng kulungan ay agad na umalis na sila sa lugar kasama si Topo. Sa kasalukuyan na iyon sina David ay nakabalik na sa kanilang base kung nasaan ang kanilang ancient refinery ng Orichalcum at ito ang gamit nila upang painitin ang mundo. Maya-maya sina Arthur ay pumunta sa lugar na puno ng mga lumubog na barko na ang Sunken Citadel kung saan namamalagi ang mga pirata. Nagpahuli sila sa mga pirata roon at nilagyan ng posas ang mga paa nila dahil iyon lang ang paraan upang makapasok sila sa sentro ng syudad. Hindi nagtagal ay hinarap sina Arthur kay Kingfish na ang nagpakilala noon kay Orm kay David at siya ang nakakaalam ng kasalukuyang lokasyon nito. Nang tinanong nina Orm kay Kingfish kung nasaan ang base ni David ay tumanggi siya at planong papatay sila sa mga tauhan niya. Pero si Aquaman ay agad na kinalaban ang mga ito at magaling na pinabagsak, pagkatapos ay kinuha niya ang helmet ng isang nilalang roon at pinasuot kay Kingfish upang mapilit na sabihin nito ang lokasyon ni David habang tinatanggalan niya siya ng tubig. Agad na sinabi niya na ang base ni Kane ay nasa South Pacific sa loob ng bulkan ng Devil's Deep. Matapos na malaman ni na Arthur ang impormasyon na ito ay nagmadali na silang umalis ng lugar bago pa sila atakihin uli ng mga tauhan ni Kingfish. Sa sunod na eksena ay lumangoy silang tatlo ni Topo papunta sa karagatan ng South Pacific at narating na nila ang isla ng Devil's Deep kung saan kasalukuyan na ginagamit ni David ang Orichalcum. Si Topo naman ay nagsimula ng bumalik sa Atlantis upang sabihin ang lokasyon ni na Arthur. Habang naglalakad sila sa kagubatan ay nasabi ng bida sa kapatid na sobrang sarap ng mga pagkain roon sa surface world na dapat na matikman niya. Nang nakakita siya ng ipis sa daan ay naisipan niyang ipakain ito kay Orm na agad na kinain nga niya. Ilang saglit pa ay napansin nilang dahil sa Orichalcum ay nag-mutate ang mga insekto at mga hayop sa kagubatan at biglang hinabol sila ng napakaraming mga malalaking tipaklong. Ang iba ay kinain ng malalaking halaman at sina Arthur ay napunta sa dulo ng bangin. Pero nakakita sila roon ng malaking lumang istatwa at binangga ito ni Arthur upang ibagsak at gawin nilang tulay. Pagdating nila sa kabilang side ay sabay nilang hinulog ang istatwa sa bangin upang hindi na sila mahabol ng mga tipaklong. Samantala si Dr. Sheen ay pumunta sa silid ni David pero wala siya roon. Nakita niya rito ang Black Trident at pinagdugtong niya rin ito. Biglang nakita niya mula sa Trident ang masamang plano ni David na tulungan na pakawalan ang makapangyarihang nilalang at ang hukbo nito mula sa isang bundok ng yelo. Ngunit dumating na sa silid si David at binantaan niya si Sheen na papatayin siya kung pipigilan niya siya sa kanyang plano. Kinagabihan sa patuloy na paglalakad ng magkapatid sa kagubatan ay may nakita silang tauhan ni David at agad na pinatumba ito ni Orm. Pagkatapos ay pinasok na nila ang tarangkahan ng base ng kalaban, dito ay tahimik na nagpabagsak pa sa daan sina Arthur at Orm ng mga Mantamen ni Black Manta ng sobrang dali. Pagpasok naman ng dalawa sa control room ng base ay magaling na kumalaban rin sila rito ng mas maraming Mantamen at mabilis na napatumba ang lahat ng mga ito. Ilang saglit ay pinuntahan sila roon ni Dr. Sheen at sinarado niya ang pinto upang palihim na sumuko siya sa kanila. Ngunit biglang pinasabugan sila ng mga kalaban na malakas na kinatalsik ni na Arthur sa labas ng control room. Dito na buong lakas na kinalaban ni na Orm at Aquaman ang lahat ng mga armadong Mantamen ni Black Manta sa paligid. Kahit pa ang mga ito ay may gamit na malalakas na suit at sandata ay nagawa nila silang mapabagsak. Subalit nang lumabas roon ang babaeng si Stingray sakay ng Octobot ay agad na napatalsik niya si Orm. Nang pinagbabaril ito ni Orm ay napatalsik uli siya ng babae. Buong lakas naman na pinaghahampas ni Aquaman ang isang container ng Orichalcum kay Stingray. Ilang saglit si Orm ay nagapusa ng malaking kadena ang mga galamay ng Octobot ng kalaban at si Arthur ay pinabagsak ito gamit ang malaking equipment sa taas. Hindi nagtagal ay nagpakita na roon si Black Manta at pinasabugan niya ng matinding energy beam si Orm.
Sinubukan na kalabanin ni Orm si Mantle ngunit madali siyang napatalsik nito. Si Aquaman naman ang buong lakas na nakipaglaban kay David at kalaunan ay pinagtulungan na ng magkapatid na kalabanin ng Black Manta. Agad na naiwasan ni Orm ang trident ng kalaban at nang hinawakan niya ito ay nakita niya ang mga nakaraan ng makapangyarihang nilalang ngunit mabilis na inatake siya ng energy beam ni David. Pero si King Nereus ay nakarating na sa isla at agad na inatake nila ang bulkan kaya't nang tatapusin na ni Manta si Orm ay biglang nayanig ang buong base nila. Patuloy na pinasabugan ni King Nereus ang base ng kalaban at si Aquaman habang nawawasak ang buong lugar ay galit na inatake ng ilang beses si Black Manta. Ilang saglit ay nagmalfunction na ang suit ni David at nang napansin niyang nagsimula nang umalis roon ang submarine nila ay agad na sumakay siya rito. Mabilis na sinugod pa rin roon ni Aquaman ang kalaban ngunit inatake uli nila siya ng sonic cannon na kinatalsik niya at nadaganan pa siya ng malaking debris. Pero si Queen Mera gamit ang kanyang kapangyarihan ay agad na tinanggal ang malaking debris na ito mula kay Arthur. Nagtagumpay sina Black Manta na makaalis ng base nila at maya-maya si Orm ay pinaliwanag sa lahat na nang nahawakan niya ang Black Trident ay nakita niya ang Lost Kingdom of Atlantis na ang Necros. Sa panahon ng paghahari ni King Atlan ay nagsama ang pitong kaharian at isa na rito ang Black City na naging pinakamalakas sa kanila dahil sa paggamit ng Orichalcum, subalit dahil sa Orichalcum ang hari ng Black City na ang kapatid ni King Atlan na si Kordax ay nalaso na ang pag-iisip pati na ang buong Black City. Inakala naman ni Kordax na nais kunin ng kapatid niya ang kanyang kapangyarihan nang sinabihan siya nito na itigil na ang paggamit ng Orichalcum, kaya't gamit ang Black Trident ay ginawa niyang halimaw ang sarili pati na ang lahat ng mga Atlantean na nasasakupan niya sa Black City upang labanan nila si King Atlan sa gera. Ang Black Trident na ito ay nilikha ni Kordax mula sa Dark Magic. Kalaunan ay nagkaroon ng matinding gera ang mga kaharian ni King Kordax at King Atlan pero sa patuloy na paglalaban nila ay nagawang matalo ni Atlan ang kapatid, pagkatapos ay upang masigurado na hindi na mapupunta sa ibang kamay ang dark magic ng kapatid ay binalot niya ng makapal na yelo ang buong Necros Kingdom, si King Kordax ay kinulong rin ni Atlan sa makapal na yelo gamit ang isang spell na may selyo ng dugo niya. Sa sunod na eksena pagsakay ni na Arthur sa warship ni King Nereus ay na-realize ni na Quinetlanan na upang mapakawalan ni David si Kordax sa spell ay kailangan niya ng dugo ng isa sa lahi ni King Atlan at malaki ang posibilidad na dukutin niya ang anak ni Arthur. Sa kasalukuyan na iyon ay biglang nawala ng kuryente sa bahay ni na Arthur at agad na sinaksak ni David rito si Tom. Maya-maya ay nasusunog na ang bahay ni na Arthur nang dumating silang lahat roon at nakita nila rito ang ama niya na labis na nanghihina. Sinabi nito na dinukot ni Manta ang sanggol na labis na kinagalit ni na Arthur at Mera. Sa kasalukuyan na iyon ay nakita ni Dr. Shin si David na dinala ang sanggol sa kanilang ship at naisipan niyang palihim na ipadala ang coordinates nila kina Arthur. Ilang saglit ay pinagaling ni na Arthur ang sugat ni Tom gamit ang mga Atlantean tech nila. Pagkatapos ay sakay ng warship ni King Nereus ay pumunta na sila sa lokasyon ni na Black Manta. Hindi nagtagal ay nakabalik na sina David sa Antarctica at nakita nilang nagsisimula ng matunaw ng mga yelo roon. Sakay naman ang kanilang mga Octobots ay pinasabugan ni na David ang isang bundok ng yelo roon upang makapasok sila sa loob. Habang si Dr. Shin kasama ang sanggol ay nakasakay sa kabilang sasakyan. Kalaunan ay nakarating na rin sina Aquaman sa Antarctica at agad na ginamit niya rito ang kanyang Golden Trident upang palapitin ang napakaraming mga balyena at iba't ibang uri ng hayop ng karagatan sa malaking ship ni na David. Inatake ng sonic wave ng mga ito ang ship ng kalaban na kinasabog ng machine ng sonic cannon nila pati na ng mga Manta Men sa loob. Sa sunod na eksena ay nakarating na sina David at Dr. Shin sa Lost Kingdom of Necros pero ilang saglit ay napasok na rin ito ni na Arthur. Subalit biglang inatake sila rito ng sobrang daming mga halimaw ng kaharian na ang mga Necros Zombies at buong lakas na kinalaban at pinabagsak ang mga ito ni na Queen Mera. Nagpaiwan roon ang grupo ni Brian King nang sa gayon sina Arthur ay patuloy na masundan sina David. Si King Nereus ay biglang hinila ng isang higanteng halimaw pero mabilis na niligtas siya ni Orm mula rito. Maya-maya ay natunton na ni Black Manta ang trono ni King Kordax na nababalot ng makapal na yelo. Nang inabot na ni Shin ang sanggol kay David ay bomba pala ito na agad na nahagis niya bago ito sumabog sa kanya. Samantala sina Aquaman ay hinarang uli sa daanang mas maraming mga Necros Zombies kaya't ang bida ay napilitan na kalabanin ang mga ito kasama ni na Queen Mera. Sa kasalukuyan na iyon si Dr. Shin nang tatakbo na ang sanggol ay agad na inatake siya ni Black Manta at kinuha sa kanya ang anak ni Arthur. Sina Aquaman naman ay patuloy na nakikipaglaban pa rin sa hukbo ng Lost Kingdom na ang mga Necros Zombies pero hindi nagtagal ay nagawang mas arado ni Orm ang tarangkahan sa daan. Nang sasakripisyo na ni David ang bata sa trono ay agad na narinig ng bida ang biglang pagsigaw ng kanyang anak at mabilis na pinigilan niya ang kalaban.
Pagkatapos ay binigyan niya ng matinding suntok si Black Manta at dito na silang dalawa nagkaroon ng mainit na bakbakan, kahit nawasak na ang helmet ni David ay buong lakas na kinalaban pa rin niya si Aquaman upang mapaghiganti ang ama niya sa kanya, hanggang sa malakas na nahampas ni Black Manta ang bida sa pader at tatapusin na niya siya pero agad na pinigilan siya ni Mera gamit ang kanyang kapangyarihan, nagmadaling tinakbo ng babae ang sanggol roon at nang hinagis sa kanya ni David ang Black Trident ay mabilis na napigilan ito ni Orm. Subalit sa kanya naman sumanib ang malakas na kapangyarihan ni King Kordax at nawala na ito sa katawan ni David, pagkatapos ay kinontrol ni Kordax si Orm upang atakihin si Aquaman pero ayaw siya nitong kalabanin kaya't madali niyang napunta siya sa table at napatalsik ang dugo niya roon. Dahil rito ay nagsimula ng makalabas ni King Kordax sa makapal na yelo pero si Aquaman ay sinubukan na kunin sa kapatid ang Black Trident. Ang kalaban naman ay sinabihan si Orm na siya ang tunay na hari ng Atlantis pero ang bida ay kinumbinsi siya na magkasama nilang tapusin si Kordax bilang magkapatid. Dito na nabitawan ni Orm ang Trident subalit ang kalaban ay tuluyan ang nakalaya sa makapal na yelo. Si Aquaman ay hinagis kay Kordax ang Black Trident ngunit agad na napigilan niya ito. Pero si Orm ay inabot sa kapatid ang kanyang Trident at ito naman ang malakas na hinagis sa kalaban na agad na kinasabog niya at ng Black Trident. Ngunit nagsimula ng mawasak ng buong kaharian ang Necros at si David ay nahulog sa isang malaking crack sa sahig. Sinubukan siyang iligtas rito ni Aquaman subalit mas pinili pa niyang magpakahulog sa bangin. Ilang saglit si King Nereus sakay ng Octobot ay dinala sina Shin at Mera. Sina Arthur naman ay tumalon na sa tubig pagkatapos ang seahorse na si Storm ay agad na hinila sila papunta sa ibabaw ng karagatan. Dito silang lahat nagkita kasama ng Brian King at nasabi ni Arthur sa kapatid na para sa kanya ay nabayaran na niya ang kanyang kasalanan noon. Aanunsyo na lang nila sa Atlantis na namatay siya roon at pansamantalang maglaylo muna siya sa lupa. Si Orm naman ay nagpasalamat at nagpaalam na kina Arthur at umalis na siya sa lugar. Sa sunod na eksena ay nireveal na ni Arthur at ng Atlantis ang sarili nila sa surface world. Nag-arrange siya ng meeting sa United Nations at inanunsyo niya rito pati na sa lahat ng bansa sa buong mundo na nais nilang makipag-isa at makipagtulungan sa kanila na itaguyod ang kapayapaan. Samantala si Orm ay pumunta sa isang restaurant upang subukan na kumain ng burger. Pagkatapos si Arthur ay patuloy na namuhay ng masaya kasama ng kanyang buong pamilya. Sa post-credits scene, si Orm habang kumakain pa rin sa restaurant ay pinalaman sa kanyang burger ang isang ipis na nakita niya sa table niya. Nang kinain na uli ni Orm ang burger ay mas nagustuhan niya ang lasa nito. Dito na natatapos ang malupit na istorya ng pelikula. Kung natuwa at nagustuhan niyo ang ating tinampok na pelikulang ngayong araw, ay maaari niyo rin panoorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag niyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga Juan! You're still here. It's over. Go home.